Tayo maglaro muna habang tayo walang magawa. Ngayon, meron akong pagagawa sa inyo na isang tricks na medyo kailangan gamitin nyo ang inyong utak para maipalabas tong dollars na to. So guys, ito, $1 o kahit anong pera pwede nyo ilagay. Ano? Lalagay ko yan sa loob ng baso. Ngayon, kailangan kong punuin ng tubig itong dalawang baso para maging ganito siya. Pupunin natin siya ng tubig baba't itaas. So guys, manood kayo. Lalagyan natin ng tubig. Yes. Okay. Ngayon guys, puno na to ng tubig. Okay guys. So guys, ganito ang ating gagawin. Yung pera nasa loob ng baso na puno ng tubig. Ngayon, mag-isip kayo ng paraan kung paano nyo makukuha yung pera sa loob ng baso na hindi nyo itatapon ang tubig. Pwede nyo siyang hawakan. Mag-isip kayo ng paraan para makuha yung pera na hindi nyo iaangat ang baso kasi matatapon yung tubig. Kailangan makuha nyo yung pera sa loob ng baso na puno ng tubig na hindi natatapon ang tubig. Kailangan makalabas yung pera sa baso na hindi nyo naitapon ang tubig na laman ng mga basong to. Ito, lalo na itong nasa ibabaw. Puno ng tubig yan. So, pag-aralan muna ninyo bago kayo sumagot. Ngayon ang makakasasagot ay merong premyo. At ako nang bahala doon. So, guys, pag-isipan nyo kung paano at sa next video ko, sa part 2, i-reveal ko kung paano kumaalis yung perang yan sa loob ng baso na hindi ko itinapon yung tubig. Pero, pwede kong hawakan siya, hindi ko siya pwedeng iangat, matatapon ng tubig. Ngayon, meron akong way kung paano ko makukuha yung dollar na hindi ko iangat ang baso at hindi matatapon ang tubig. Ngayon, kung may idea kayo, mag-isip kayo at i-comment nyo sa akin at sasabihin ko kung tama kayo o hindi. At sa next video, i-reveal ko at ipakikita ko kung paano ko aalisin ng dollar na hindi matatapon ang tubig. So guys, good luck! Gamitin niyang utak! Okay, see you next time sa part 2. Bye-bye!